ang palaya, maraming bunga, mahaba, malaki, makinis, mahal ito sa merkado. Ito yung mga idea na ipapakita ko sa inyo kung paano mag-alaga at paano magtanim. Sa bidyong ito, ituturo ko sa inyo step by step ang pagtatanim ng ampalaya. Ituturo ko sa inyo mamaya mula sa pagtatanim hanggang sa pag-harvest at hanggang sa pagmamarket, bibigyan ko kayo ng idea kung paano niyo ibibinta ang iyong produkto sa market. Ang pagtatanim ng ampalaya, isang paraan din ito na pwede mong pagkakitaan na kahit dyan ka lang sa bahay mo. Dahil sa loob ng 55 to 60 days ay pwede ka na makapag-harvest at pwede ka na makapagbinta sa market. Tapusin mo lang panoorin ang bidyong ito, isigurado ko sa iyo na madali mo talaga itong matutunan. Step 1, land preparation. Sa land preparation, dapat ang lupa mo dito ay malambot at mataba. Kailangan mayroon po kayong area mapagtaniman. The more na malaking area, mas malaki po ang iyong kikitain. Pero kung wala kayong malaking area or kalupaan, huwag po kayong mag-alala. Dahil ang ampalaya, nabubuhay ito sa paso, sa container, sa sako, sa plastic, at iba pa. Okay, ngayon, at least nagkaroon na kayo ng idea kung saan kayo pwede magtatanim. Ang ampalaya, kahit saan mo siya itatanim ay pwede. Wala po itong pinipiling lupa, mataba man o mapayat. Pero kung gusto niyo maging healthy ang iyong seedlings hanggang sa paglaki, pwede po kayo gagamit ng matataba na lupa. Ang matataba na lupa ay matatagpuan niyo dyan sa paligid ng iyong bahay. Pwede kayo gagamit ng compost, animal manure like kalabaw, baka, kambing, at manok, at iba pa. Pero kung wala kayo niyan sa mga nabanggit ko, ay pwede kayo bumili ng garden mix soil, loam soil, potting mix. Ito ay mabili niyo sa garden shop na malapit sa iyong lugar at available din ito sa agriculture supply. Itong tatlong klaseng magagandang lupa na iyong gagamitin ay pinakita ko lang ito sa inyo para mayroon po kayong opsyon o pagpipilian kapag pumunta kayo dun sa garden shop. Minsan wala silang available, minsan yung isa naman ay available. Step 2 ay seeds preparation. Sa seeds preparation, dapat quality ang seeds na ginagamit mo dito para mas lalong gumaganda ang tubo ng iyong ampalaya. Ang quality seeds ay mabili niyo ito sa agriculture supply at mabili niyo sa SM like Ace Hardware and supermarket. Available din ito sa Lazada at Shopee. Ang quality seeds ay mayroon itong kamahalan sa presyo. Talagang mahal po siya. Kahit mahal ang seeds na ito, talagang bawing-bawi mo kapag naging successful ang iyong tinatanim. Para sa mga walang kaya o walang budget, huwag po kayo mag-alala. Bibigyan ko kayo ng idea kung paano kayo magkaroon ng seeds ng ampalaya. Ito ang gagawin niyo. Pumunta kayo sa merkado, maghanap kayo ng ampalaya na hinog. Dapat hinog talaga. Itong sa akin, alanganin yung pagkahinog pero ipapakita ko lang sa inyo as a demo purposes. Ang kailangan mo lang dito ay tatanggalin mo yung buto dyan sa loob kasi ito yung kailangan natin. Ang next gagawin, tatanggalin yung kulay pula na madulas na kadikit dyan sa balat ng buto. Para sa mga nagtitipid, ito ang gagawin niyo. Next ay hugasan niyo ito para matanggal yung madulas. Pagkatapos, ilagay ito sa bandpaper or tela, pwede din sa plato, dyan mo siya papatuyuin. At ibilad ito sa araw ng 4 to 6 hours. Step 3, seedlings preparation. Sa seedling preparation, dalawang paraan ang gagawin dito para kayo ay makapagsimula. Ang unang paraan, direct sowing.
Ito ay nakadirekta mismo sa lupa na hindi na kailangan ilipat. Pwede sa malaking area or pwede din sa mga paso or container at iba pa. Ang pag-direct sa pagtatanim ay less effort ka dito, kumbaga hindi mo kailangan gumagastos ng maraming time. Ang pag-direct ng seed sa lupa ay hindi natin matansya, yung iba dito ay mamatay, yung iba naman ay nabubuhay. Ang kaibahan lang nito, kapag ini-insertan mo ito ng bagong seeds ay hindi na pantay-pantay ang kanyang paglaki. Yan ang pagkakaiba niya kumpara doon sa pagpupunla. Pangalawang paraan ay seed bed. Ito ay pagsi-seedlings o pagpupunla. Ang pagpupunla o pag-seedlings ay madalas itong ginagamit sa mga farmers. Ang kagandahan lang kapag seedlings ay pantay-pantay lahat ang pagtubo at pwede ka din mamili kapag tinatransplant mo ito. Sa pagpupunla ay pwede kayo gumagamit ng plastic na seedling tray at egg tray. Pwede kayo gumagamit ng mga cones or mga baso na plastic. Panoorin niyo ang bidyong ito kung paano magpupunla para magkaroon kayo ng idea. Ito ay seedling tray. Madalas ito ginagamit sa mga farmers sa malaking area. Ang bawat butas nito ay lalagyan ito ng lupa. Dapat ang lupa niyo dito ay malambot at pulverized. Pagkatapos, dahan-dahan mo siya isiksik at idiin para hindi lumutang ang lupa kung kayo ay nagdidilig. Ang paglagay ng seeds dapat ay nakatayo, ang buntot ay nasa taas. At nakabaon ito ng 1 cm. Ang bawat butas nito ay tatakpan ng lupa para mag-moist ang buto na mas mabilis tumutubo. Pagkatapos, kailangan nyo itong diligan para mabasa ang lupa at buto. After 10 to 14 days, ganito na kahaba at pwede na nyo i-transplant sa area na inyong pagtaniman. Sa mga malalaking area, ay pwede po kayo gumagamit ng plastic mulching. Ito ay kinokontrol yung damo para yung nutrients nito ay pupunta agad dun sa ampalaya. Ang distansya naman nito ay 0.5 to 1 meter. Para sa mga walang area, ay pwede po kayo gumagamit ng paso or container kung anong available dyan sa bahay ninyo. Ang gagawin lang dito, butasan yung container, lalagyan ng lupa, diligan ng tubig, bago nyo ito taniman ng seedlings. Next, tatanggalin ang plastic sa seedlings, butasan ang lupa, ilagay ang seedling sa butas, tabunan konting lupa, idiin konti. Kung malaki ang iyong container, ay pwede po kayo maglagay ng 3 or 4 na seedlings. Sa container ay wala na pong panukat dito. Estimate na lang niyo ang layo. Habang maliit pa ang iyong tinatanim, ay pwede na po kayo magsimula maglagay ng trellis para hindi po kayo mahirapan kapag ito ay lumalaki. Ang paglagay ng trellis ay iba't ibang design po ito. Nasa inyo pa rin kung anong design ang iyong gusto. Step 4, fertilizer application. Sa fertilizer application, ay dalawang fertilizer ang pwede niyo gagamitin dito. Commercial fertilizer at organic fertilizer. After 30 days, ganito na kahaba, gumagapang na yung ampalaya sa trellis. So ito yung time na pwede na kayo mag-apply ng fertilizer, organic man or commercial. Ang commercial fertilizer, madalas ito ginagamit sa mga farmers. Sa mga malalaking area, malalaking taniman, ito ang ginagamit nila. Ang pag-apply nito ay pwede ka gumagamit ng complete triple 14 fertilizer at saka urea fertilizer. Pwede mo ito imimix. Pag edad ng 30 days mula sa pag-transplant, applyan mo ito ng isang kutsarang fertilizer at gawin mo itong every 15 days. Kahit may bunga na, kailangan mo pa rin itong applyan para masuportahan ng nutrients ang kaniyang bunga. Ang distansya sa pag-apply mula sa puno, gawin nyo itong 10 to 15 cm. Iwasan magkadikit ang fertilizer at puno para hindi mamatay.
Ang paglagay ng fertilizer sa lupa, kailangan mo itong butasan at lalim ng 2 cm. Pwede niyo ito gawin sa malaking area at pwede niyo din gawin sa paso at container. Ang commercial fertilizer ay hindi ito nakakatulong sa lupa. Ito ay nakakatulong sa halaman na mapabilis ang paglaki at pagtaba ng halaman. Sa mga gustong manatili ang pagtaba ng kanilang lupa at halaman, ito ay gagamit tayo ng organic fertilizer. Ang pag-apply sa organic fertilizer ay pareho lang din sa commercial fertilizer. After mag-transplant, sa loob ng 30 days, pwede na kayo mag-apply. Butasan mo lang yung lupa ng 5 cm ang lalim at ang layo naman ito mula sa puno ay 10 to 20 cm para hindi maistorbo ang kanyang ugat. Ang organic fertilizer, ilagay ito sa butas at tabunan. Depende sa inyo kung gaano karami. The more na mas marami, mas maganda. Pagkatapos maglagay, kailangan niyo itong diligan para mas mabilis ma-absorb ang kanyang nutrients. Ang pagdilig ay pwede niyo gagawin ng 2 to 3 days. Depende sa lupa na mayroon talagang lupa na mas mabilis yang matuyo, so kayo na ang mag-adjust. After 40 days, ganito na kalaki, ganito na kahaba, green na green ang ampalaya at mataba na talaga. So, pwede na mag-apply ulit ng organic fertilizer para tuloy-tuloy ang pag-supply ng nutrients. Step 5, Prot Development. Dito mo din malalaman kung paano uunlad at gumaganda ang bunga. Sa edad na 45 to 48, unti-unti na lumalabas ang mga bulaklak ng ampalaya. At dalawang klaseng bulaklak nito, lalaki at babae. Kapag ang ampalaya ninyo na walang bubuyog, may posibilidad pa itong malaglag at mamatay. Para maiwasan natin ang ganitong pangyayari, babae at lalaki, dapat natin sila ipagtagpo. Ang gagawin lang dito, maghanap ka ng lalaki na bulaklak. Tupiin mo lang yung mga petals, tapos yung pollen grain, yun po ang ididikit mo dun sa babae na bulaklak. After 3 to 4 days, nakabuo na siya ng bunga. Next ay pruning. Ito ay nakakatulong sa paglaki ng bunga. Kung sa tingin niyo ay hindi na mamunga yung mga sangang maliliit, pwede na nito tanggalin para yung nutrients na yan ay pupunta agad dun sa bunga. Kung gusto niyong dumami ang bulaklak at gaganda ang bunga, pwede kayo gumagamit ng organic foliar fertilizer. Pwede kayo gumagawa ng organic foliar fertilizer para walang gastos. Okay, ituturo ko sa inyo kung paano at itrain niyo ito. Kukuha ka ng balat na saging, depende sa iyo kung gaano karami at kahit anong klaseng saging. At hiwain ito ng maliitan. Ibabad ito sa tubig ng 3 to 7 days. Pagkatapos, ito ay sasalain. Ang sukat nito, isang basong polyar at isang litrong tubig. Ang pag-apply nito ay isang beses sa isang linggo. Ito ay pwede sa lahat, pwede sa halaman at pwede sa gulay. Step 6, Insecticide. Ang ampalaya, hindi natin maiwasan madapuan ito ng mga insekto. Pwede niyo ito gamitan ng organic or natural na insecticide. Less gastos din ito kapag ginagawa niyo. Ituturo ko to sa inyo at try niyo ito gagawin. Kumuha ng 1 litrong tubig. Lalagyan ito ng 1 kutsarang vegetable oil. Lalagyan pa ito 1 kutsarang dishwashing liquid, kahit anong klaseng dishwashing. Lalagyan pa ito ng 1 kutsarang suka. Lalagyan pa ito ng 1 pirasong sili, dapat yung kulay pula, maanghang. Iwain ito ng maliitan or dudurogin. Ilagay ito sa may tubig at paghaluin.
Ilagay na sa inyong sprayer at pwede na gamitin. Mas maganda kung ini-stack nyo ito mga 3 days bago gamitin. Apply nyo ito bandang 6 PM to 7 PM at gawin nyo ito ng twice a week. Step 7, harvesting. After 55 days ay pwede na po kayo mag-harvest. Kapag makintab na ang bunga ay pwede na ito i-harvest. Every 3 to 5 days ay pwede ka na mag-harvest ulit. Tandaan, huwag niyong kalimutan palagi ang pag-apply ng fertilizer at foliar para tuloy-tuloy ang pagpamulaklak. At huwag niyong kalimutan din ang pagdilig kasi kailangan din nila ang tubig. Pati dahon at bunga, kailangan nila mabasa din sila, so huwag niyong kalimutan na tuwing nagdidilig kayo, isama niyo na yung dahon at bunga. Ang buhay ng ampalaya, tumatagal ito ng 110 to 130 days. So mahaba-haba pa ang pagpakinabang mo sa kanya at kumikita ka pa dito ng malaki. Sa ampalaya, marami itong variety at iba't ibang hugis din ang makikita mo. I-research mo lang sa Google kung anong variety ang gusto mo. Step 8, marketing strategy. Dito mo na din malalaman kung ano ang mga technique o strategy ang gagamitin para mas mabilis mabinta ang iyong produkto. Ang gagawin dito, 2 days before mag-harvest, kailangan nyo mag-canvas sa market kung magkano ang presyo. Kapag maraming supply na ampalaya sa market, ang binibinta mong ampalaya ay kukunin nila ito ng mura. So anong gagawin mo para hindi ka malulugi kahit pa paano? So ang magandang gagawin dito ay i-house to house mo. Halimbawa sa merkado ay 120 per kilo. So pwede mo to ibinta ng 80 to 90 pesos per kilo. Total wala ka namang pwesto na babayaran kaya pwede ka magbaba ng presyo. Mas malaki pa rin ang kinikita mo kumpara sa binibinta mo ng mura. Kasi sa merkado, halimbawa 120 per kilo ang ampalaya. Tapos kukunin lang nila sa iyo ay 40 to 60 per kilo. So malaki yung kita nila. So ang problema kasi dito, the more na maraming supply, mas mababa yung kuha nila sa iyo. So tiyagaan mo na lang ang pag house to house. Ngayon kung tamad ka naman mag house to house ay mag-hiring ka ng tao na siya mismo ang magbibinta. Kumbaga tatanggap ka na lang ng kita. Sa mga hindi pa nakapalo sa ating Facebook page, huwag niyong kalimutan magpalo para updated kayo sa mga susunod kong upload na bagong videos. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para updated kayo sa mga iba't ibang videos na ina-upload ko. Kung sa tingin niyo malaking tulong ang videong ito, huwag niyong kalimutan i-share. The more na maraming makakita, mas lalo tayong i-bless dahil nakatulong tayo sa kapwa. Thank you for watching!